labas po yung case number. Oh, dahil kung walang case number, di sinungaling ka. Isa pa, sabi nyo, nagawa nyo na lahat. Kung nagawa nyo na lahat, naimbestigahan nyo na ba lahat ng angulo? Di ba? Kung hindi nyo pa naimbestigahan lahat ng angulo, di hindi nyo pa nagawa ang lahat. Hindi! Mali ka naman! Congressman Tevez, ang ibig sabihin nilang nagawa na ni lahat, nagawa na ni lahat ng script, nagawa na ni lahat ng ebidensya, nagawa na nila lahat para ituro ka. Yun ang ibig sabihin. Wala mo sila sinabi, nagawa na namin ng lahat sa kaso na to. Hindi. Nagawa na namin ng lahat para ituro si Tevez. Yun ang totoo doon. Hindi, walang biro po. Sa tingin ko, nagawa na nila lahat eh. Lahat ng pwede nilang gawin, planuhin, nagawa na nila lahat. Kaya I beg to disagree, Congressman Tevez, na sinasabi mong hindi nila tining, hindi nila nagawa. Nagawa na nila lahat. Laban sa'yo. Para idiin ka. Yun. Gawang-gawa na. Finish na. Yun yung 99% na finish na. Yung ituro ka. Saan yung katotohanan doon sa mga dino-drawing-drawing mo, di ba? Yung may mga nakamask na tao, nilagyan nyo ng mga pangalan. Paano nyo nakilala yung mga tao na nakamask? Saan yung... Alam ko kung paano nila nalaman yung mga nakamask. Kung sino. Hindi, kasi sinasabi niya, di ba? May pa-drawing-drawing pa daw si Avalos ng bilog doon. Ito si Cordapia. O ito si Roberto. Ito si... Hindi ko alam mga pangalan. O si Jojo. Si Diego lang. Tingo to isa. Ganyan. Ganyan yung mga pangalan na bilog. Dalawa lang naman yan eh. Kung paano nila nalaman yun. Number one, meron silang ultra-bionic electric x-ray eyes. Ibig sabihin, nakikita nila ang panty. Ganun, kasi may mga ibang Pilipino, yun ang pangarap nila. Pag, anong gusto mo pag naging hero ka? Gusto ko nakakakita ako beyond sa damit ng tao. So baka ganun. Baka ganun ang isang dahilan, maaari. Or, pangalawang dahilan, sila ang ano. Hindi, kaya ano sa tingin ninyo? Una o pangalawa? Una, meron silang super bionic, iconic, electric, ultra, x-ray eyes. Nakikita nila itsura sa loob. Or, bago muna, ano, bago sila nagtaklob, kilala na nila yun. Kasi alam nila eh, kung sino eh. Paano nangyari yun? O, di ba? Hindi kasi, o, halimbawa, ako, yung mga kunwari, may kaibigan ako, kunwari, staff ko, o, si Toto, tsaka yung si Sarmi, kunwari, si Toto. Sabihin ko kay Toto, magmask ka, o, ha? Pero alam ko na kung ano suot ng damit niya. Alam ko na rin ang suot na damit ni Sharp nung isa ko pang staff, si Sarmi. Oh. Alam ko na suot nila. Oh. Pero magsinabi ko, oh, magmask ka, magsumbrero ka para di ka makilala. Magmask ka, magsumbrero ka. Oh, pag mask nila at sumbrero nila, kilala ko pa rin sila. Bakit? Alam ko nung itsura nila eh. Bago sila nagbihis eh. Bago sila nag, di ba? Ano sa tingin nyo? One or two. Ilagay nyo nga dyan, one or two. Katotohanan dun. Sabay ngayon, mga nag-recant pa. Oh, saan yung katotohanan dun? Zeli M, maraming salamat po. Thank you very much. And you make sure that justice will be done here, Mr. Tevez. Oh. Sir, anong justice will be... Sir, baka maliw kayo nang binasa ng script. Script ni, ano yan, ni Remulla yan. Hindi nyo script yan. Mali kayo ng script, sir. Script po ni Remulla yan. Ang justice will be served kay Remulla yan. Hindi po sa inyo yan, sir. Sa inyo iba. Lira, nagkakapalit-palit na kayo ng script eh. Is
isa pa, Abalos. Bakit ako na agad pinagbibintangan mo? Di ba hindi nyo pa nga na iimbestigan lahat ang angulo? Sabay ngayon, nakapuntirya na kayo sa akin. Ako na kaagad yung suspect nyo. Oh. Bakit nakaturo na kayo sa akin? Mali yun eh, di ba? Kanina lang may isang balita, sabi ng NBI na dapat tingnan lahat ng angulo. Oh. Sa inyo, hindi pa, wala pang investigasyon or hindi man kumpleto. Alam mo, eto feeling ko ah. Feeling ko lang naman ito. Medyo in-underestimate nila si Tevez. Feeling ko siguro inisip nila, bugoy ito, bugoy-bugoy ito. Kasi kita mo naman si Tevez, di ba? Hindi naman siya yung tipo ng kongresista na nakabarong. Ano. Siguro naisip nila, bugoy ito, wala itong alam. Kaya lang, eto ah. Anong isa sa mga ma-o-observe ninyo habang pinag-uusapan natin lagi si Tevez, si Remulla at saka si Degamo? Magaling ang argumento lagi ni Tevez. Laging meron siyang, alam mo yun, may utak. Zelly E, maraming salamat po. Thank you very much po. Ah. Salamat. Diba? Hindi ko nga alam kung sadyang magaling ang common sense nito o yung bagating sa argumento nito o aral din ito at malamang tinuturuan din ito ng abogado niya. Diba? May laman lagi yung sinasabi niya eh. Simple logic na hindi maintindihan ng iba na katulad nila Secretary Remulla. Sa Department of Justice, pero no show itong kampo ni Tevez, pati na rin yung kampo noong mga inakusahan sa Degamo murder case. Ano ba ang ano niyan? Ang reason din naman nila, hindi daw nila natanggap ang subpoena. Pag pinakinggan yung DOJ, nagpadala naman sila sa mga official na mga residents at pati sa opisina, sa kamara, nagpadala rin. Ano ba ang proseso, tamang proseso niyan na attorney? Well, una-una, hindi subpoena ang binibigay pag preliminary investigation. It is just a notice, no? Kasi ang subpoena, pwede ka makulong kung hindi ka sisipot, no? Ang preliminary investigation, optional yan kung gusto mong sumapi. Pero yan ay karapatan ng akusado na binibigay ng batas. Ang tawag dyan, statutory right. Na may karapatan ka na bago ko sampahan sa kaso, itingnan muna kung aksaya lang ng oras at ng resources ng gobyerno kung lilitisin yung kasong yan sa hukuman, no? So, ang proseso dyan, dapat bigyan lang sila ng notice kung kailan na madidinig itong preliminary investigation. At sapat na yan kapag nagbigay ng notice of hearing doon sa last known address ng tao o di naman kaya sa kanyang opisina. No? Kasi, pero sa akin, to be safe, ang DOJ dapat bigyan pareho sa opisina niya sa Kongreso at saka doon sa bahay niya sa Dumaguete. No? Kasi alam naman ng tao kung saan nakatira siya, suspended Congressman Tevez. Yan po ay siya ay nakatira. Halos Valencia na, no? Although I think sakop pa rin niya ng Dumaguete. No? Pero papuntang Valencia yung bahay na tinitira niya talaga. So, hindi naman required na personal na matanggap ng tao yung kanyang invitation na sumapi doon sa yung notice for preliminary investigation. Ang requirement lamang, bigyan siya ng pagkakataon na sumapi sa preliminary investigation, sapat na yung bigyan siya ng notice kung kailan yung preliminary investigation. Nasa kanya na yan kung siya ay sisipot o hindi. Pero indispensable pa rin dahil ito isang statutory right na hindi naman po pwede ipagkait, no? Nabigyan siya ng notice doon sa kanyang last known address o di naman kaya sa kanyang tanggapan. Sa akin naman, sapat naman yung notice sa tanggapan niya dahil alam naman ng lahat na siya ay kongresista, no? At imposibleng wala siyang staff doon dahil siya ay suspended pero meron pa rin siyang plantilla doon sa kanyang opisina, no? Pero to be safe, dapat ipadala rin yan sa kanyang last known address doon sa Dumaguete. Pero kailangan ba, attorney, na may tumanggap, pumirma doon sa notice na para patunay na talagang natanggap nila ng Tevez Camp yung notice na yan? Well, mas mabuti na meron nakapirma, no? Pero may mga pagkakataon na ayaw pirma. So susabihin ng process server, refuse to receive, no? So mas mabuti talaga i-personal yan ng DOJ para sigurado na wala nang butas, na hindi siya pinagkaitan ng preliminary investigation. Mm-hmm. And yung mga pahayag ni Congressman Tevez, parang consistent pa ba? Lalo na yung sinasabi niya na may banta pa rin sa kanyang buhay, hindi siya uuwi hanggang hindi siya feel safe dito. Pero yung isang kapatid niya na naging kalaban sa politika, naging kalaban sa gubernatorial race dyan po sa Negros Oriental, nandito naman sa
pa rin sa bansa. At sinabi niya, nakipag-ugnay nga siya sa otoridad at sinasabi na handa siya na humarap sa anuman. Kumbaga, di ba dapat medyo pantay sila kung hindi siya safe, dapat hindi rin safe yung isa yung kapatid niya. Bakit nandito pa rin, attorney? Well, huwag na natin pag-usapan kung meron talagang banta sa buhay niya, wala. Kasi no less than the president has assured him na babantayan siya ng gobyerno. Mali ka doon. So, inassure ng presidente na babantayan siya. Inassure din naman ng presidente yung 20 pesos na kilo ng bigas. Inassure din ng presidente yung napakarami pang mga bagay-bagay. Dito sa bayan natin, na itutuloy na yung war on drugs, na itutuloy lahat ng mga proyekto ni PRD. Ang daming pinangako ng presidente natin, ha? Hindi niya nagawa, trabaho niya na yun. E lalo pa kaya yung hindi niya trabaho na magprotekta sa isang tao. E buti sana kung siya mismo ang ano, magbabantay kay Tevez. Oh, tsaka kumbaga, ikaw naman ni Rocky naman, nanalo na si BBM, kinakampanya mo pa. So, maraming pinangako si PBBM na hindi niya tinupad. So, kung ako din si Tevez, hindi ako magtitiwala diyan. At ako magtitiwala diyan, hindi nga nakikinig sa akin 'yan. Ibigyan ng halagang kanyang buhay, susunduin siya sa kahit saang airport na siya magla-landing dahil saan may lumilipad using a private jet, no? Yan ang sinabi talaga ng presidente. And kung hindi naman siya satisfied sa ganyang pangako na nanggaling na sa presidente, eh siguro wala nang kahit anong guarantee of security will satisfy him. Pero ang punto, the process sa preliminary investigation, tutuloy po yan whether or not he participates. Ang importante lang, eh binigyan siya ng pagkakataon. At syempre, pag hindi siya nag-participate, baliwala lahat yung mga recantation na ginawa nila. No? Kasi sasabihin ng piskal, well, pwede ko naman baliwalain lahat yung recantation na yan dahil sa decision ng Korte Suprema, hindi talaga naman yan binibigyan ng napakalaking weight. No? Lalong-lalo na ito'y probable cause lamang, no? Ang hinahanap. Hindi naman proof beyond reasonable doubt. No? So baka nga tumuloy na yung proseso pag hindi sila sumapi. Mas mapapabilis yung resolution ng kaso pag hindi sila nag-file ng kanilang mga counter-affidavits. Doon naman po sa DNA samples na... Ayan ha, makikita mo yung pahayag ni Roque patungkol sa proseso ng korte, eh, on point. Accurate. Yan yung lagi nating pinapaliwanag. Very accurate yung kanyang tinuran patungkol dyan sa proseso ng case build-up up to yung dyan na sa korte ay sa ano, yung pagpapasa ng mga counter-affidavits and all. Accurate. Dahil syempre, alam naman natin, litigator yan, abogado yan. So, eto na, yung tanong tungkol sa DNA sample. Ayon nga sa abogado ng pamilya ng pinaslang ng Negros Oriental, Governor Ruel Digamo, eh, tumugma doon sa mga suspect attorney na nakita doon sa crime scene. At ngayon, kine-question ngayon ng kampo ng Tevez. At paano ba malalaman natin na legitimate yung mga DNA samples at hindi masasabi ng kampo ng Tevez na baga kumuha lang sa iba para akusahan ang isang suspect, parang gano'n, attorney? Napakalakas pong ebidensya ang DNA kasi yan po ay physical evidence. Mm. Kapag ikay nakitaan ng DNA, yan ay prueba na nandung ka sa lugar kung saan nakuha yung DNA na yan. At hindi mo pwedeng ipagkaila na ikaw yun dahil ito po ay siyensya na. Kaya ako, binbigyan ko ng hugay itong ating investigador kung talagang gumamit sila ng DNA, no? Kasi napakalakas na ebidensya yan. Walang klaseng recantation ang po pwedeng mag-isang tabi sa resulta ng DNA na nagpapakita na naroroon sila kung saan nakuha yung DNA samples na yan, no? Dahil hindi po nagsisinungaling ang siyensya. At 99.9999% accurate po yung DNA, no? So it is far more superior kaysa sa kahit anong denial na po pwede nilang gawin sa pamamagitan ng affidavit. No? So sa akin po, hindi po nagsisinungaling ang physical evidence at kaya naman po dapat mas... Iyon. Maaaring totoo yung sinasabi mo that the physical evidence is not lying, especially kapag yung physical evidence nakuha mo sa crime scene tapos nagtugma doon sa DNA specimen ng iyong or DNA ng akusado, napakalakas niyan.
Pero ang tanong nga kasi is ganito. Ang tanong ganito. Gaano katagal bago nila na-acquire yung mga DNA samples na yan? At gaano katagal bago lumabas yung DNA test? Kasi the case has been going on for more or less 4 months already. More or less 3 months already or more than 3 months na yung kaso na yan ay palutang-lutang lang dyan. And alam naman natin na yung ating DOJ secretary ay may tendency na, alam mo yun, magbida-bida at pangunahan yung mga bagay-bagay. And masyado siyang mayabang to the point na as early as March or April ay sinasabi niya na 99% solved na to, tapos na unboxing, etc., etc. Pinapakita nila lahat ng mga pinakita nila lahat yung mga ebidensya, no, kung matatandaan ninyo ha. Nag-press conference pa si Abalos. Nung inilabas ni Abalos itong may mga picture-picture na ganyan, yung kanyang PowerPoint presentation, lahat ng ebidensya nila against dyan sa mga suspect na yan ay inilabas nila. Malakas na malakas yung kanilang paniniwala na si Tevez ang mastermind kasi gumawa ng mga affidavits ang mga ito stating na si Tevez yung kanilang mastermind. Kaya nga lagi nating pinapaalala eh. Yung kaso po nitong sampu na ito na gunmen ay nasa RTC na. Ibig sabihin, nahanapan na po sila ng probable cause, nasa korte na po yung kanilang kaso. Now, dahil sa kanilang mga sworn statements nung una, ay nagkaroon ng connection si Tevez sa kaso. Kaya sinampahan ng separate na kaso si Congressman Tevez, ang kanilang basis ay yung mga statements nitong mga suspect na ito. Okay, so kaya nga ang nangyari is sabi nitong mga ito, sapilitan daw sila na kinuhanan ng dugo. And just recently, alam naman natin na nagsipag-recant ang mga ito. Nung hindi pa sila nagre-recant, inilabas na nila Abalos sa press conference nila yung mga ebidensya na nagpapatunay na itong mga ito na distinguish na nila, na pinpoint na nila sino-sino tong mga ito. Magtataka ka, doon sa press con na yun, wala naman silang ipinresinta na mga DNA samples. Kung kailan nagsipag-recant itong mga mamang ito, saka naman lumabas yung DNA sample. Kaya nga, yun ang dapat na, totoo yung sinabi ni Ari Roque na malakas talagang ebidensya, yung physical evidence, yung scientific at physical evidence. Yan nga yung sinasabi natin na importanteng-importante sa kaso. Pero ang tanong, yung mga physical evidence na yan, magpapatunay ba na si Congressman Tevez ang mastermind dyan sa krimen na yan? Hindi po magpapatunay. Bakit? Hindi naman dugo ni Tevez yan. May separate na kaso itong sampu na ito sa korte, sa murder dito sa mga namatay dyan. So, yung mga evidence na nakita, kailangan nyong maintindihan na ito po ay magpapatunay na guilty or nandoon sa scene of the crime itong mga unang sinampahan nila ng kaso. Okay, so let's say, napatunayan mo yung apat na nag-recant, nandoon talaga sila. So, pero ngayon dinideny nila. First off, you have to approve first na talagang sila, guilty sila dyan sa kaso. Kailangan mo munang patunayan na guilty sila sa kaso para makulong sila. Now, ang problema nga kasi is, kahit ano pang DNA sample yung makita nila, kahit makita pa nila yung DNA sample na itong sampu na to, kung sinabi nitong sampu na to na hindi si Tevez yung nag-utos sa kanila, magtataka ka bakit may kaso pa rin si Tevez.
Kaya yun yung nakakapagtaka. Tama yung sinabi ni ano ni Harry Roque na malakas ang science, of course. Kaya nga kay Bantag, yun din ang hinahanap natin eh. Ano lang ba ang makakapag-connecta kay Bantag dyan sa kaso na yan? Nag-iisa lang si Zulweta. Kasi ang tinuturo ng mga nasa loob ng bilangguan, si Zulweta daw ang kumuha sa kanila. So inassume nila na ang nagutos si Tevez dahil ay si Bantag dahil tao ni Bantag si Zulweta. Ngayon nakasuhan si Bantag ng murder, double murder. Samantalang dininay naman kahit sa counter affidavit ni Zulweta, dininay niya yung involvement niya. Pag dininay mo yung involvement mo, meaning dinideny mo na din yung accusation na inutusan ka ng higher rank sa'yo si Bantag para gawin mo yung krimen, tama? O magtataka ka bakit ano? Magtataka ka bakit naka-warrant of arrest si Bantag? So ganun din dito mga bossing. Palibasa na sampahan na nila si Congressman Tevez si Congressman Tevez sa DOJ bagamat nagrecant itong mga to, tinutuloy-tuloy pa rin nila yung kaso kasi nga ang sinasabi nila, ang basis nila is yung proof na na talagang sila yung totoong suspect at yung kanilang recanted na ano na statement, which is nakakatawa. Nirecant na nga eh, yun pa yung gagamitin mo para idiin mo si Tevez. Yun yung dapat na ma-explain mo, Harry Roque. Dapat i-explain mo yung katulad ng pag-explain ni Sal Panelo na pag nagrecant yan, binibigyan ng ano yan, hindi sila, wala na talaga silang kredibilidad. Hindi na sila katiwa-tiwala. Therefore, lahat ng sasabihin nila, hindi ka na dapat maniniwala. Bakit? Kasi nga, yung unang sinumpuan sa laysay nila na pirmado nila, binawi nila eh. So, hindi mo na alam, judging by their character, kung yung kanila pang mga susunod na sasabihin, totoo. Kasi nga, sabi nyo nga, sinungaling sila at sasampahan nyo nga sila ng perjury. Sinasampahan lang ng perjury yung mga tao kung nagsinungaling sila sa ano sa batas. Nagsinungaling sila sa korte. Oh, so parang sasampahan nyo sila ng perjury in the at ang gagamitin yung basis is yung pagre-recant nila. So paano magiging credible yung isang witness na sinampahan nyo or sasampahan nyo ng kasong pagsisinungaling? So ano yun? Sinasampahan nyo sila ng kasong pagsisinungaling pero part nung kanilang pagkatao sinasabi nyong totoo kaya si Tevez dapat ikulong. Ayan yan. So sabi nga ni ano sinugat ba nila ang kanilang sarili? Kasi di umano, mayroon daw may tama sa kanila. At nag-iwan daw yun ng marka dyan sa crime scene at saka dun sa mga sasakyan. Mamaya, mapag-uusapan natin yan. Tuloy natin to. Gamitin talaga ang DNA evidence. Hindi po pwedeng takutin, hindi po pwedeng bilhin ang DNA evidence. Ang dinadahilan kasi attorney, nabaga, yes, after na makuha yung blood sample at pagdating dun sa crime scene, baga planted at para lang talagang tumugma yung blood sample doon sa crime scene dito sa mga suspect. Well, yun nga po no? Pwede nilang question niyan, pero ang pagkukwestiyon nila, limitado lamang kung yung sample na kinuha nila ay contaminated. Yun lang ang pinag-uusapan. Kung yung laboratory nila ay contaminated din yung sample na in-examine. No? Pero kapag hindi nila nasira yung proseso no? Na hindi siya contaminated, tatanggapin mo ng hukuman ang DNA as against even yung mga testimonya na to the contrary. Kaya nga magtataka ka, how can it be not contaminated? Kung tatlong buwan na yung kaso, tapos nung naipasa na nila yung kaso sa DO, yung reklamo o yung kanilang mga ebidensya sa DOJ, naisampa na nila yun against Tevez, tapos ngayon lang dumating itong ebidensya na to. Di ba dapat kung talagang may ganyan kayong ebidensyang pinangahawakan, kasama na sana siya doon sa reklamo nyo, una pa lang. Yung sa reklamo nyo, dyan sa sampu, sana yung mga yan kasama na kagad dyan doon sa mga ebidensya na ipinresinta nyo sa panel of prosecutors. Diba? Sana kasama na yan. Pero ang tanong, kasama ba siya?
Kasi unang nasampahan ng kaso itong mga ano eh, mga self-confessed criminals, di umano eh. So kasama na ba doon? Ngayon, dito ka naman kay Tevez, sa kaso naman ni Tevez na i-final nyo nung nakaraan lang sa DOJ, ang tanong, kasama na ba yung mga ebidensya na yan doon? Kasi kung hindi pa yan kasama, yung mga ebidensya na yan doon, magdududa ang tao na baka planted yan. Magdududa ang tao na bakit late? Importanteng-importante yung detalye na yan. Kasi kung sinasabi mo, Harry Roque, na sobrang importante ng ano na yan, ng DNA matching na yan, sana yan na kagad yung una nilang ipinresinta. Hindi na tayo nagtatalo-talo, ba't pinatagal pa nila ng tatlong buwan? Sige, play. Mali ho ba na nakikita po ninyo sa baga pagsasalita ng Department of Justice Secretary hinggil sa issue na ito? Lalo na at itong kaso ni Tevez ay dinidinig pa dyan sa prosecution, sa preliminary investigation pa. Wala eh, kaya nga siya Secretary of Justice eh. Siya nagbibigay ng katarungan. Eh kung di siya magsasalita para magkaroon ng katarungan, eh anong klaseng Secretary of Justice siya? Katungkulan niya talaga na ipakita sa taong bayan. Pero Harry Roque, ito ang question, tama ba? Pare-pares kayong mga abogado. Sabi ninyo, meron kayong ano, code of conduct. Tama ba yung ginagawa ni Boyeng Remulla bilang isang DOJ secretary na wala pa man sa korte yung kaso, guilty na si Tevez sa kanya? Ayun yun. Yun ang question natin. Yun ang question natin. At sa tingin mo, ano ba yung mga galawan ba ni SOJ Remulla, yung manner ng kanyang pag-handle nitong kaso na to, yung hindi niya pagsagot, whether natingnan niyo ba lahat ng angulo, do you think proper yun, di ba? So yun yung dapat na nire-reactionan mo din. Tinataguyod niya ang katarungan. Now, lilinawin ko lang po ha, may mga ilang piskal kasi na iniisip nila na quasi-judicial yung preliminary investigation. Well, pwede po talagang totoo yan dahil naghahanap naman sila ng probable cause. No? Pero probable cause lang naman po, ngayon bagong standard, likelihood of successful prosecution ang hinahanap nila. No? Probable cause yung hinahanap nila. Bakit? Direkta na kagad kay Tevez at sinasabi na kagad na siya yung mastermind at sinasabi na kagad na siya ay ganito, siya ay terorista, siya ay ganyan. Guilt is a sign, parang flight is a sign of guilt, na siya daw ay pugante. Sa tingin mo ba, Harry Roque, okay lang yun? Or pinipili mo lang din yung mga kokomentuhan mo? Pero that does not make them judges. Fiscal pa rin po sila. Dahil sila naman yung nagdidesisyon lamang kung aksaya lang ng oras at ng resources ng gobyerno ang pagsasampa ng kaso sa hukuman. No? So, hindi po huwes ang prosecutors. Sila... Ayun! Hindi huwes ang prosecutors at hindi rin huwes si DOJ Secretary. Siya po ay Department of Justice Secretary. Hindi po siya huwes at hindi rin po huwes yung mga panel of prosecutors. Naghanap lang sila ng probable cause. Wala pa palang probable cause. Bakit si Tevez? Direktang-direkta na kagad niyang pinaparatangan si Tevez bilang ano? Bilang mastermind dito sa sa krimen na nangyari na diyan sa Pamplona. Sa po executive, part of the executive branch, ang kanilang katungkulan, ipatupad pa rin ng batas. At kapag ang kalihim ng Department of Justice ay tingin niya mayroong batas na nalabag, katungkulan po niya na talagang gamitin ang kanyang opisina, no? Ang kanyang katungkulan para itaguyod ang katarungan. Technically, totoo yung sinasabi mo. Yun kung nakikita natin pare-parehas na matino yung Department of Justice Secretary. Kaya lang, ang karamihan ng opinion ng mga tao, parang feeling ng mga tao is inaabuso yung Department of Justice head, yung kanyang kapangyarihan. Ginagamit yung kanyang kapangyarihan para to oppress single out si Congressman Tevez, which is yun yung tinututulan natin. Rice po, he will be a Secretary of Injustice kung hindi naman siya magsasalita sa panig ng katarungan.
Attorney, nagpapalitan ng mga payag ang kampo ng Teves at parang hindi na nga dito sa Digamay, doon na sa mismong DOJ. Meron bang paglabag, lalo na sa, dito sa Teves camp, sa mga patutsada, sa mga pahayag, parang below the belt na mga sinasabi sa kampo ng mga Teves? Well, siyempre, kung sila yung mga abogado, we are governed by, lalong-lalo na, mas stricto na ngayon, yung revised rules of legal ethics, no? Kung paano mo tatratuhin ang iyong kapwa-abogado, kung paano mo tatratuhin ang hukuman, no? So, I'm sure yung mga abogado have read the new revised rules of legal ethics, no? At naintindihan nila na they have to abide with it, no? So, ako ayaw ko magkomento kung may nalalabag kasi alam mo, it's not even supposed to be discussed yung mga paglabag sa mga legal ethics in public, no? Dapat yan isinusulat at hinahain sa Integrated Bar of the Philippines, no? O di kaya diretso sa Supreme Court, pero ibabato rin yan sa Integrated Bar of the Philippines. Pero lahat ng conduct na abogado in the course of preliminary investigation is of course governed by the revised rules of legal ethics. Kaya nga, ang naitanong dito kay Harry Roque is, do you think, in your personal opinion and according to the code of conduct na iyong sinusundan, being the IBP's code of conduct as your ethical Bible, do you think what SOJ Remulla is doing ethical and pasado ba siya sa iyong code of conduct? Oh, siguro 'yun yung dapat na na tanungin sa kanya sa susunod or mahingan siya ng opinion tungkol doon. And